Okay, welcome po muli sa Panlasang Ilocano. Bibili ko lang ng aking lulutuin. Ito ay recipe ng kaibigan kung saan binahagi sa akin namang gagawin ngayon. Ang sabi niya kasi, sinabaw ang isda, pero gulat lang ako dun sa sinabi niya, lagyan ng itlog. Subukan natin, samahan niyo ako. Okay, ang gagawin lang natin ay lalagyan ng asin yung bangus. At saka natin na pagugulungin sa harina. Yan. Ito yata yung all-purpose flour kung tawagin. Sige. So, gawin lang natin yan hanggang maubos or matapos. Ayan. Tapos na tayo. So, nagpainit na rin ako ng mantika. Dito natin ipiprito yan. Ipiprito. Ano ba naman yung ating dila ngayon? Ayan. So, ipiprito lang natin ng medyo tama lang. Di ko alam kung golden brown ang tawag yan. Medyo parang ano eh. Di ba? Parang medyo nasunog ng konti. So, hanguin muna natin para simulan natin yung pagluluto nitong bangus. Mamaya natin malalaman kung ano po talagang pwedeng itawag dito. Doon sa pinagpritohan ng bangus, doon na rin ako kumuha ng mantika. Ayan. So, nag-isa lang ako ng luya. Okay. Sinunod ko yung bawang. Okay. Pagka okay na rin yung bawang, pwede na natin isunod yung sibuyas. At lulutuin lang natin ito sandali. Isusunod na rin natin yung kamatis. Bali, apat na kamatis yata ang ginamit ko rito. Na katamtaman lang yung size. Ayan. Pagka medyo padurog na ng konti yung kamatis, pwede na tayo maglagay ng sabaw. Ayan. Isa't kalahati muna yung nilagay ko na baso. Ano? Tiniplahan ko na rin ng pamintang pino at saka maglalagay din ako ng patis. Okay, naglagay din ako ng pampasarap. Ayun, betsin. So, tatakpan lang natin ito para pakuluin. Kung hindi sana masabaw, pwede nating tawagin itong sarsyado eh. Yan. So, nagdagdag ako ng tubig dahil kailangan daw ng sabaw. Actually, yung nagsabi sa akin ay nandito siya ngayon para i-assist ako dito sa niluluto kong yan. So, siyempre, titimplahan natin. Sakto lang. So, nagdagdag lang ako ng konting asin. Kasi may mga sangkap pa tayo nilalagay mamaya. Yan. So, nilagay ko na yung pritong bangus. Okay. At pakukuluan lang natin ito siguro ng mga isang minuto o dalawang minuto. Yan. Pag kumulo na, baliktad rin natin yung bangus. Okay. Pwede na natin ilagay yung dahon ng malunggay. Yun eh. Di ba? May gulay. Yan. So, lulutuin lang natin ng sandali. Sandaling-sandali lang naman yung dahon ng malunggay. Eto ngayon. Nagbati ako ng isang itlog. At yan ang ilalagay natin ngayon. O, di ba? Parang sarsyado siya pero may sabaw. Ewan ko. Basta ang sabi niya kasi, sinabaw ang isda. Di ba? Sabi mo? Yan. Sinabaw ang isda pero sarsyado ang dating. Ang sarsyado kasi walang sabaw, sarsa lang. Yan. So, eto. So, ready to serve na yung ating napakasarap na ano ba itatawag natin? Okay. So, naglagay lang ako ng final touch yung sealing cream at saka yung dahon ng sibuyas. Yan. Pwede na natin i-serve yung ating napakasarap na ulam ngayon. Ay, nako. Paniwala kayo. Tinikman ko na kanina ito. Napakasarap. Yan. Maraming salamat po muli sa panunood. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dito lamang sa Panlasang Ilocano para sa mga mura at simpleng ulam.